sa presensya mo, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, gawaan mo kami ng espiritu ng karunungan, espiritu ng pagkaunawa, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon Diyos, at maunawaan namin ang malalim na kahulugan ng iyong mga salita at doktrina, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito ay maging inspirasyon, motibo namin na lalo kaming magsumipag na mag-imbita ng mga kaluluwa para sa iyo, Panginoon, Lord God, at sa iyong ikalulahati lamang, Panginoon. Ang lahat po na ito ay inaalay namin sa iyo. In Jesus' name, Lord, Holy Spirit, kayo pong mangusap sa amin, Panginoon, bagamat hindi maayos ang aming pag-aaral, kayo pong mag-ayos, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. So, excited na po ba kayo? Amen. Amen. Dapat meron tayong exam, kaya lang napakabilis talaga ng oras. Ang saya sa Panginoon. Amen. Ang pag-aaral po natin ngayon ay tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa kasalanan. Amen. Anong tawag po doon sa pag-aaral ng kasalanan? Amen. So, napakasarap po mag-aaral sa Diyos. Anong tawag po sa pag-aaral sa tao? Anthropology. Amen. Ano tawag po sa pag-aaral sa banal na espiritu? Humanology. Amen. Sa ano tawag sa pag-aaral ng Ama, Diyos Ama? Theology. Diyos Anak. Christology. Amen. Anghel. Angelology. Demonyo. Demonology. Satan. Satanology. Amen. So alos nakuha na ating lahat yan. Amen? So, anong tawag po sa doktrina na kung saan hiningihan ng Diyos ng banal na Espiritu ang Biblia? Anong tawag sa doktrina? Very good. Huwag niyong kalimutan niyo, mga kapatid. Amen? Kalimutan niyo ng lahat. Na huwag lang ang doktrina ng inspirasyon ng Panginoon. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa yan, sa kasalanan. Sabi nga po, no, kung pag-aaralan mo nga, ang titignan mo ang mundo, amen, napakadaling kasalanan nangyayari, amen. Pagbukas mo ng newspaper, pagbukas mo ng Facebook, pagbukas mo ng mga TV, puno-puno ng mga kasalanan. Eh, nakikita mo, patayan, violence. Tapos sa media, no, kinuha pa nila yung kasalanan, binigyan ng maskara o pinaganda pa, amen. Kagaya po, mapansin mo sa Pilipinas, lahat ng talk shows, may mga bading, amen. Wala kang makitang talk shows na walang bakla. Amen? Ginagawa ng normal ngayon ng mga tao. Amen? Bagamat ito ay ayaw ng Diyos sa kanyang aklat. Amen? Ilan lang po ang ginawa ng Diyos? Dalawa lang. Lalaki at babae. Yung gitna, yung dalawang gitna, hindi na po kasama yon. Amen? So, ngayon po, pag-aralan natin, ano po ba ang, bakit kaya ganyan? Bakit ang Panginoon, no? Hindi nyo ba naisip na, bakit kaya hindi na lang tinanggal ng Diyos ang sin, ang kasalanan? No? Bakit nga kaya? Pwede naman, di ba? Kuya, ano, pwede po ba tanggalin ng Diyos ang kasalanan? Sa tingin mo? Yes or no? Yes. Hindi niya pwede tanggalin. Pwede niyang tanggalin o yes or no? Yes. Yes. Dahil ang Diyos makapangyarihan. Amen. Omnipotent. Kaya niyang gawin ang lahat. Amen. Kaya niyang gumawa ng isang mundong walang kasalanan. Amen. Amen, amen po ba? Ayan lang, bakit kaya gumawa ang Diyos ng isang mundo na may kasalanan? Bakit hinayaan ng Diyos na may kasalanan? No, bakit nga? Di ba, kanina, anong turo ni Kuya, ano? Sino nakakaalala ng turo? Yung anim na tinuro ni Kuya Yuli, summary, no? Paano daw yung limitless power? Paano mo maaano yung limitless power? Ano yung una? Allow people do whatever you want. Do you what you want. Hinayaan ng Diyos, no? Kasi mga kapatid, no? Kung ang isang mundo ay halos wala ka ng kailangan, nandun na nga pala lahat ng kailangan mo, every good thing, every greater thing na perfect ka na, wala ka ng kailangan. Ano kaya sa tingin mo? Lalapit ka pa kaya sa Panginoon? Lalabas kaya yung ano niya, yung kanyang ano niya na bakit ganon? No? Bakit niya hinayaan na magkaroon pa ng kasalanan? Eh, pwede namang wala. No? So, ano po sa tingin niyo? Bakit mas gusto ng Diyos ang mundo na may kasalanan?
Upang siya'y maluwalhati. Pwede naman siya parangalan kahit walang kasalanan. Diba? Nung nandun ang Garden of Eden, si Adan at Eva, pwede naman siya parangalan. Upang makilala ang ganitong pangyarihan. Pwede rin naman makilala kahit walang kasalanan. Makikilala pa rin. No? So, diba? Amen. Sabi kanina, diba, sa turo ni Kuya Yuli, diba, ano-ano, sabihin nyo nga lahat yung aling na yan, kung naaalala nyo, yung walang tingin-tingin, ha? Yung sa sariling naintindihan nyo. Sige. Inaala ng Panginoon na maging worst ang anticipation. Ano pa? Pang-second yung issue. Second. Pangatlo is... Oh, sige, tumingin na kayo para mabilis. Ang pangatlo is, He will make you realize the fault. Amen. Ano pa? Four, He will meet you at your worst. Ano ang relasyon ng teaching kanina sa relasyon ngayon ng pag-aaral natin sa kasalanan? Kasi ang Diyos, pwede naman siya kumuha ng isang mundo malinis. Wala na ang demonyo. Di ba? Pwede naman yung hanggalin na, bulutin na yan, demonyo na yan. Bakit nagpapakahirap pa ang Diyos na tayo hirap na hirap? Kung pa kaya ang Diyos na hirap tayo? No. No? No, very good. Oh, so, bakit? Ano sa tingin mo? Kaya ba ng Diyos na kumuha ng isang mundong walang kasalanan? Kaya naman yan, di ba? Kaya. Pero bakit kaya niya ginawa na kailangan may kasalanan? Bakit niya, hindi niya kailangan? Kung baka, yun ay pinermit niya. Para matuto tayo magkahalaga. At amen. Kung tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen. Yung tinuro ni Kuya actually related doon. Amen? Kasi, di ba, gumawa siya ng isang mundo na may kasalanan. Kasi unang-una, ano yung sagot? Unang-una doon sa sagot ni Kuya? Inayaan ka niya? He allows people to do whatever they want. Sige, inayaan na niya. Inayaan niya, di ba? Di po ba kasi nung sa Genesis, si Adan at Eva, di ba, gumawa siya ng isang perfectong hardin. Walang kasalanan. Nandun na lahat ng kailangan. Hindi na kailangan maghirap, no? Pero anong nangyari? Nagkaroon ng kasalanan. Major na kasalanan na namana ng kung ano-ano. Horrible. Horrible talagang terrible ang nangyari. Na namana ng, hindi pa ipinapanganak, may namana ng kasalanan. Amen. Alam niyo po ba yun? Hindi ka pa ipinapanganak. Meron ka ng mana. Amen? Andiyan, yung ano mo, may namana na. No? So, ngayon, bakit nga kaya? Kasi kapatid, kung walang kasalanan, no? Kung hindi niya, mamaya na natin aralin. No? Mamaya niya sagutin, marirealize niyo mamaya. Amen? So, ang pag-aaral po ng sin, tandaan niyo ang sin, ha? Ang hamartiology, no? Hamartia, no? Hamartia, yan ay galing sa Greek. No, ang ibig sabihin po ay hamartia, pag-aaral ng kasalanan. So para matandaan nyo kapatid, tandaan nyo na yung sin, no, may drawing ng pako at may martilyo. Martilyo, di ba? Magkatunog? Martiology. Di ba? Martilyo, magkatunog po ba? Ha? Martiology. Hamartiology. Huwag niyong kalilimutan kahit kailan. Amen? Amen. Kasi ang kasalanan talagang dapat nating tuktukin. Dapat nating martilyuhin. Amen? Dahil kung hindi, ang kasalanan, pag nagwagi sa buhay natin, masisira ang buhay natin. Amen? Amen. So, kapatid, tinuturuan ko yung kayo ng ganito, kahit iabutin pa kayo ng 10 years or forever, matatandaan nyo na ang hamartiology ay dapat martilyuhin. Amen? Amen? Kasalanan. So, dito po sa kasalanan, S-I-N, di po ba S-I-N, sin, kasalanan, means sin. Di po ba? Napansin niyo po dito, S-I-N, nawala yung N. Sa S-I-N, ano po ang nasa gitna? I. So, dito, sabi ng Panginoon dun sa unang tinuro ni Kuya, God allows you to do what you want, di ba? Pahayagan, aayaan ng Panginoon na gawin mong gusto mo. Kaya ngayon, ang kasalanan po pag ikaw ang bida. Tandaan mo yan. Pag ikaw ang naging bida,
kasalanan yan. Pag nag-testimony ka dito, wala kang itinaas kung hindi sarili mo. Kahit ikay nagte-testimony sa tingin mo, ginagawa mo upang malulati ang Diyos, yan ay, kung ikaw ang binida mo, hindi yung kalulatian ng Diyos, yan ay kasalanan. Kung ikaw ay nag-worship, nag-worship ka, Lord, I worship you. Nag-worship ka para sumaya ka lang, hindi para malulati ang Diyos, hindi para sumaya ang Diyos. Hindi mo ba tinarget? Ano ang target mo pag nag-worship ka? Ang target mo dapat is mapangiti ang Diyos. Pero kung ang target mo is para sumaya ka, yung sarili mo, delikado yan. Yan ay kasalanan. Amen? Amen. Pag pinasaya mo yung sarili mo, yan ay kasalanan. Ganun ang, ano, ganun ang kasalanan, kapatid. Dahil kasi, ang sin, no, ang I, ang isa pang I is independent. Independent. Kasi po tayo ay pinanganak na nakadepende sa Diyos. No? Nakadepende tayo dapat. Pero once ikaw, nag-declare ka na independent ka na lang sa Diyos, kasalanan na yan. Ayaw niya. Hindi ka nilikha. Di mo ba? So ano nga po? Ulitin nga po natin yung doktrina ng, ano, ng tao. Ano nga po yung doktrina ng tao? Ang tao ay nilikha ng Diyos. Amen? One. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen? At ang pangatlo, ang tao ay may layunin. Ikaw ay para sambahin mo ang Diyos. Yun ang layunin natin. Pag gumawa ka ng iba, no, iba ang ginawa mo para mapasaya mo lang ang sarili mo, no, yan ay kasalanan. Okay na po? Alam niyo na po ang pagkakaiba ng kasalanan at hindi kasalanan. Amen? Amen. So lahat ng bagay na inalay mo sa Panginoon, ito ay hindi kasalanan. Kagaya, nagugas ka ng plato. Mare, gusto mong magugas ng plato kasi gusto mong purihin ni Ate Flor o purihin ni Kuya Roland, purihin ni Kuya Jomar, ganyan. Yun po ay kasalanan. Mare, nag-pray ka. Nag-pray nga ako sa prayer group para mapuri ako ni Ate Flor. Ha? Para mapuri kita o para sa Diyos? Para sa Diyos. Dapat sa Diyos. Hindi sa sarili. Ibang po itataas ang sarili mo. Amen? Ang original na disenyo o estado ng tao, sulingin natin. Ang original po na disenyo ng tao ay perfecto po ang tao. Amen? Naniniwala kayo doon? Amen. Naniniwala po ba kayo na ang original, ang Diyos po natin ay spirit. Amen? Amen. Ang tao ay? Spirit. Ang Diyos ay? Spirit. Ang tawag sa Diyos ay immortal. Amen? Ang Diyos, no, mayroon siyang kawalang hanggan. Amen? Wala siyang kamatayan. So, ang tao din po ba ay immortal? Ang tao po, nilikha siya na may immortality. Kaya lang nung tayo nagkasala, naging mortal na, kasi mamamatay na. Pero at the end, no, yung ating espiritu at soul, may immortality po yan. Either doon ka sa impyerno kung hindi mo tinanggap ang Diyos, o doon ka sa langit kung tinanggap mo ang Diyos. Amen? So, naunawa natin. Suriin natin sina Adan at Eve habang nagmula sila sa kamay ng lumikha. Anong kalagayan sina Adan at Eva bago ang pagkakasala? Bago sila nagkasala, anong kalagayan nila? Di mo ba? Perfecto, di ba? Maganda ang kalagayan nila. So, ano po ang statement of faith ng TLHFIM? Naniniwala po tayo na ang kasalanan ni Adan sa pagsuway na pinahayag na kalooban sa salita ng Diyos ay nawala po ang tao, nagkaroon ng kasalanan at umuang parusa ng spiritual at physical na kamatayan. So nagkaroon po ng spiritual at physical na kamatayan. Napay sa ilalim sa puot ng Diyos at naging likas na sira at lubos na hindi kaya ng pagtibyo o paggawa ng katanggap-tanggap sa Diyos bukod sa banal na biyaya. Amen? So i-forward po natin dahil sa dahil po sa isang tao, no, nagkasala na po ang lahat ng tao. Amen? So ano po ba, saan po ba galing ang kasalanan? Original, ang origin po ng sin. So, dito po, saan ba nang galing ang kasalanan? Saan po ba ang pinagmulan? So, marami tayong pag-aaralan, P, lahat ay P. Una, saan po ba ang pinagmulan ng kasalanan? Amen. Saan po? So, ang unang pinagmulan ng kasalanan, hindi talaga siya. So, unahin muna natin sa maling paniniwala. Wrong views, hindi kilalang pinagmulan. Hindi sinasabi ng ilan na lumilitaw na ang kasalanan, gayunpaman kung ito lamang lumitaw lang daw po ang kasalanan, sabi daw po ng iba. Wrong views, mali po yan. Hindi po maiiwasan. Sinasabi ng ilan na hindi maiiwasan ang kasalanan.
Gayun pa man ito ay tinatanggihan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi naman po ng iba, mali pa rin na views, no? Walang hanggang pinagmulan. Ang taong nais na maiwasan ng anumang katanungan tungkol sa pagiging Diyos, no? Gayun pa man, sa alip sa ipagtanggol ng Diyos, talagang inaatakan ito ang pag-ira ng sarili at kapangyarihan ng Diyos. So dito po tayo sa pinanggalingan ng kasalanan. Dito po tayo sa posibilidad ng Biblia o kung saan, saan ba talaga nanggaling ang kasalanan sa Biblia. Amen? So una-una, ang doktrina ng kasalanan, saan ang pinagmulan? No? Ang una, galing po ba sa Diyos ang kasalanan? Sino po ang naglikha ng kasalanan? Saan po ba nagsimula ang kasalanan? Amen. Kay Satan po, hindi sa Diyos. Amen. Tandaan mo, hindi ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan. Isulat mo yan. Saan po ang pinagmulan ng kasalanan? Satan. Oh, hindi nagmula sa Diyos, no? Kung hindi, kay Satan. Muna kay Satan, kasi ganito yan, no? Kasi ang Diyos po, no, gumawa siya ng mga anghel. No, ito pong si Satan, kung mababasa mo sa Ezekiel 38 at Ezekiel 14, hindi ko na nilagay diyan. Amen? Ito po, binabanggit po nito, no, na talagang si, napakaganda po ni Satan. Talagang si Satan, siya po ay anointed cherub. Ano po yung cherub? Cherubin. Cherubin siya. Nandun siya sa, di po ba, ang trono ng Diyos, di po ba, ganyan, tatlo yan, di ba? Tatlong kalangitan. Unang kalangitan, yung nasa eroplano na ulap na nakikita mo. Pangalawa, may heaven list, number 2, second heaven. Third heaven, nandun si Satanas sa third heaven. Nandun siya sa trono ng Diyos, cherubin. Ang cherubin po, nandun po nakapaligid sa Panginoon. Sila yung nagpupuri, yung anointed worship leader. Nakasulat talaga doon, anointed sa si Lucifer, no? Sa pagganyan pa lang ng kanyang kamay, kapatid. May tono na. Ang ganda ng tono. Kasi talagang parang musika na sa pagdinig ng Panginoon. Subalit, sa sobrang palakpakan, amen? Yung papuri, gusto niya? Kanya. O, sa kanya. Maging ay. Sa akin, ako. Diba, sa pagpani sa tanas, ako ay tatayo, ako ay aakyat, ganyan. Ibig sabihin, mas hihigtan niya. Gusto niya higtan ang Diyos. Gusto niya tanggapin yung palakpak. Amen? Kaya nga, kapatid, ano man yung lahat tayo, no? Huwag tayo magtaas ng tao. No, ang itaas natin lagi ang Diyos. Ibigay natin lagi ang credit sa Diyos. Amen? Kasi po, kagaya ni Satanas, lumaki yung ulo niya kasi lagi siyang pinupuri. Amen? Kaya kayo, huwag kayong magpupuri lagi ng tao. Kung po, kunwari, gusto mo purihin si Kuya Jomar, Kuya Jomar, ang guwapo mo naman, purihin ng Diyos sa kagwapuan mo. Di ba? Ganun dapat ang sasabihin natin. Amen? So, saan po nang galing ang kasalanan? Kay Satanas. Kay Satanas. Sa Garden of Eden, no? Mamaya, aralin natin yon. So, is God responsible for sin? Responsible po ba ang Diyos sa kasalanan? No, amen. No. Hindi niya nilikha ang kasalanan. So, sa John 34, verse 10, sabi, no, God is holy and cannot be the author of sin. Hindi siya ang pinagmulan ng kasalanan. He is not temptable and he cannot tempt man to sin. Hindi siya pwedeng, hindi pwedeng tuksuhin. Hindi siya nanunukso. Hindi nga tinutukso ang tao. Amen? So, bakit po pinapahintulutan ng kasalanan? So, apat yan. Una, P. God cannot author sin. Hindi siya yung nag-produce ng sin. Hindi siya yung pinangmulan. No? Hindi siya ang pinagmulan. Pinagmulan, hindi. Hindi siya pinangmulan ng kasalanan. Amen? Number 2, pinahihintulutan. No? Pinahihintulutan po ba ng Diyos? Pinopromote, para bang pinopromote, inuudyo po ba ng Diyos ang kasalanan? No. God cannot promote any sin. No? Hindi siya pwedeng mag-promote. No? At hindi siya pwedeng mag-tempt. Hindi siya pwedeng mag-ano. At number 3, binibigyan ba niya ng permiso? Binibigyan po ba niya ng permiso ang kasalanan? No. Sa mundo? Yes or no? No. Yes. Permiso, di ba? Sa buhay ko ni Job, permiso, binigyan niya ng permiso si Satanas na
Salamin ng examining. Parusahan si Job. No? So, ibig sabihin, binigyan niya ng permiso. Ang kasalanan, binibigyan niya ng permiso. No? Una, saan ang pinanggalingan? Hindi sa Diyos. So, P, unang P, pinanggalingan, o produce. Ang Diyos ba ang nag-produce ng sin? No. No. Ang Diyos ba ang nag-promote ng sin? Nag-promote? No. Hindi. Ang pangatlong C, ang Diyos ba nagbigay ng permiso sa kasalanan? Yes. Yes. Kasi po, kapatid, unang-una, naalala niyo yung istorya ni Joseph na may inabi siya ng mga kapatid, di ba? Yung kapatid niya, kinuha siya at tinapon sa balon. Pagkatapos tinapon sa balon, papatayin muna, tapos tinapon na lang sa balon, tapos kinuha, binenta. No? Tapos ngayon, after ilang taon, nakita sila. O, oh, diba? Hindi alam ng mga kapatid niya na alam na ni Joseph na siya yon. Ngayon, nung binisto ni Joseph na ako to yung kapatid nyo. Diba? Hindi na niya kaya, naiyak siya. Ako to, sabi niya. Tapos, anong sabi po? Takot na takot yung mga kapatid niya. Diba? Yung gumawa ng kalokohan. Anong sabi niya? Huwag kayong matakot. What the devil meant for evil, God meant it for good. Ano man, ginawa ng kaaway na gusto niya na maging kasamaan, ito ay magiging kaya ginawang kabutihan ng Diyos. Dahil kung hindi mo naaalis si Joseph sa lugar na yon, hindi magiging tabot kung sila, mamamatay, mauubos ang lahi ni Jacob. No, lahi nila mauubos. Pero dahil sila inapin, napawala, yumaman siya. Pagyaman niya, siya ngayon, yung mga kapatid niya humingi ng tulong upang sila'y maligtas. 7 years famine, no? Can you imagine? So ngayon, ibig sabihin kapatid, hinahayaan, binibigyan ng permiso ng Diyos ang kasalanan na magpunta dito sa earth, nandito, di ba? Tayo, di ba? Hinaapi tayo ng kaaway, ang kagandang ng ginagawa natin, sinisipa-sipa pa tayo, pinapagalitan, kinakasala rin, napapansin niyo ba yun? Amen. Bakit kaya? Bakit nga? Lord, bakit mo binigyan ng permiso ang kasalanan? Eh, alam mo naman makasalanan yung ano na yan, bakit nagtatagumpay pa sila? Amen? Dahil nga, dahil the more na inaapi ka ng kaaway mo, anong ginagawa mo? Nagwawala ka ba? O lalo kang nananalangin? Lalo kang magpapasting, di ba? Amen. Yung kaaway mo, mas malaki pa ang nagawa. No, kaysa sa kaibigan mo. Yung kaibigan mo, bigay ng pera sa'yo, subnang-subortahan ka. Pero itong kaaway mo, pinapakasalari ka, na anong ginagawa mo? Nananalangin ka tuloy, di ba? So, anong mas maraming nagawa sa'yo? Mas maraming nagawa yung kaaway mo. Kasi talagang pinoprobo ka. Kaya ako, lagi ko kayong binibigyan ng test. Di ko ba? Kasi the more you have a test, huwag kayong magagalit kung araw-araw, every week, meron kayong test. Kasi the more you have a test, lalo kayong lumalakas, lalo kayong gumagaling. Amen. No? Ito, kagaya nung si assistant ko, ang galing-galing, matalino. Nag-exam. Kaya lang, nagkamali siya sa instruction. Di ba yung quiz, yung Bible quiz na ganyan? Kayo yung mga quiz-quiz na ganyan, wag yung, ang hilig na mga quiz, yan ay training sa inyo. Kasi siya, palibasa, hindi siya na-train. Pero pag pipilihan, may next dito, tapos dito may preview. Pinindot niya yung preview. Preview o review, ewan. Basta napindot niya yung review, number one pa lang ang nasagot niya. Napindot niya ito. Alam mo, hindi na siya makabalik sa susunod na mga question. Wala na, zero na. Instead na sana kung sanay siya, dito next lang ng next. O di sana masado siya, matalino pa naman. Instruction kulang. So kung kulang ka sa training, kahit na magaling ka, kung kulang ka sa mga test, kahit na anong galing mo, wala, bagsak. Amen? Amen? So kaya, hayaan nyo lang laging mag-exam. Laging may assignment. Nga pala yung assignment nyo, pinas nyo na po ba? I-pass nyo yung assignment nyo, okay? Naiwan nga po eh. Sige, di bali po sa sa'yo. So ang point of man, o nagkasala po, di ba? Gumawa po ang Diyos ng isang perfectong mundo. Amen? Perfectong mundo. Alam nyo po yun, kapatid. Sa Hardin ng Eden, walang kasalanan, wala pang... Noong time na yan, sa paggawa, pagbuo ng Panginoon ng isang garden, napakalinis, napakaganda, lahat ng kailangan nandoon. No? Tapos nagkaroon ng kasalanan. Noong nagkaroon ng kasalanan, no?
Suriin natin dito kung ano ang naging resulta sa atin na kasalanan na yan, na galing pa sa Garden of Eden. So, nung panahon na yun, perfecto ang tao. Sinasabi sa ating Biblia na kahit na nilalang ng Diyos ang mga tao sa kamangha-manghang kalagayan ng katuwiran at kabanalan, ang tao ay nagpasya na tanglihan ng Diyos at ituloy ang kanyang sariling mga interes. No, bagamat gumawa ang Diyos ng isang Garden of Eden, no, kahit anong ganda pa niyan, kamangha-mangha, no, nagkaroon pa rin ang pagkakasala. Ang kwento ng tukso sa Hardin ng Eden at ang kasunod na pagbagsak ng tao ay makikita sa Genesis 3. Amen? So, tingnan niyo po sa Genesis 3, si Adan at Eva po, pagkaanin ang tanging panlabas na gawa na nagpapahayag sa panloob na salubin ng pagsawa. Ang kasalanan po ay nasa salubin bago ito ay pinahayag sa paggawa ng bunga. Amen? So, yung kasalanan, nandito na yan sa puso niya. Amen? So, madali siya nagkasala. So, ang tanong dito, no? Kung titignan mo, ang tanong, si Satanas, sino po ang serpiente o yung ahas dito? Satanas. So, kung titignan mo ang Genesis 3, may nakasulat pang si Satanas yun? Meron po ba? Ha? Wala, no? Wala. Pero paano ka naka-assure na si Satanas yan? Dahil siya ang manok-assure. Ha? Kasi sa Revelation, no, mapansin mo, tatlong beses, no, Revelation 12 ata yun, binanggit na ang ahas o serpiente ay si Satanas. At hindi lang yun, sa 2 Corinthians 11:3, sinabi talaga na naka-ano talaga, si Eve daw ay dinaya na sa ng ahas na si Satanas. Amen? Kaya 100% si Satanas po yan. Nung panahon na yan, si Satanas po, no, ang ahas na yan ay nakatayo. Nakatayo yan. Hindi siya gumagapang. Hindi pa yan sila gumagapang that time. No? Ganyan pa yan sila. So ngayon, nagkausap sila, no, ano po ang nangyari? Habang nakaharap ang tao sa pagsubok, mayroon pong tatlong bagay na dapat nating tignan. Naunawaan ni Adan ang mga isyu niya, alam na ang tao, ang tanong ay ang pagsunod at pagsuway sa pinahayag na kalooban ng Diyos. So, tignan mo dito, inutusan ng Diyos. Diba? Ano po ang utos kay Adan at Eva? Diba ba? Marami dito, kumari, ito yung ang hardin ng ano. O, sinabi ako sa inyo na huwag niyong gagalawin yung TV, ha? O, okay. So, ikaw naman, curious ka. Yan pa naman ang ayaw ipagalaw. Yan pa naman ang gusto kong ipagalaw. Yun ang gusto kong galawin. Kasi yun ang sinabihan ng kabilibigyan ng huwag kong gawin. Amen? So, anong nangyayari? Kung ano yung pinagbabawal, sa isip niya, nandun na yung, gusto niya ang ano yun, na-curious na siya. Tapos dumating pa ngayon, biglang dumating si Satanas, si Serpent, no? Yung ahas. At kinausap, sabi niya, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sabi niya, nung ano, mamamatay kami pag kinain namin yan, no? So, kung tutusin mo, kapatid, ang kasalanan po ba'y magaganap kung kakain ka ng bunga? Bunga ng isa, kunwari, apple. Ito ba'y magkakaroon ka ng kasalanan? Depende. Ha? Kung nagbabawal. So, hindi naman. Kasi ngayon, kahit kumain ka ng apple, hindi ka naman magkakasala, di ba? So, nung panahon si Lucifer na nasa langit, hindi naman niya kinailangan ng bunga para siya ay magkasala. Amen? So, ito po si Adan at Eva, no? Pagsuway sa, na itinahayag sa kalooban ng Diyos, no? Ayan. Pinagkausap sila. Ang hirap, ang pagka anything po, no, na sinabi sa iyo, kunwari may batas na ganito, ganito, ganito gawin. Dapat magpasa kayo ng assignment. Ay, ikaw naman, ayaw mo magpasa. No? Ay, sinadya mong iwanan. Ay, hindi. Wala assignment yun. Ba, asa po yung assignment yun? May assignment pa yun? Wala pang deadline na nakalagay? Wala. Pero ako, Doc, mayroon ako sa notebook, Doc. Drawing tinta sa isang cardboard, matagal yun. Ah, ganun ba? Meron ako, Doc. Nag-drawing ako, hindi ako natulog kagabi. Yung drawing na drawing ako. Sige, basta may ipakita mo. Mga picture. So, ano ang naging issue dito sa unang dapat natin tandaan? Ang unang naging issue yung pagsunod o pagsuway. Amen? So, ano po ang tatlong pagsubok na yan? Ano yung tatlong bagay na dapat
tandaan. No, unang-una, yung ang issue dito sa kay Adan at Eva, yung pagsunod o pagsuway. Amen? Hindi yung bunga. Hindi yung bunga ng apple. Amen? Kasi ngayon, may iPhone pa nga, eh, di ba? Talagang inano pa yung may bunga, may kagat pa naman, ano, ya? So, ngayon, pangalawa, malaya naman si Adan. Malaya naman siya, pwede naman niyang tanggihan. Dapat din itong makita sa liwanag na kung anong maganda ginawa kay Adan. Akala nga ng mabuti at masama, hindi na kailangan ng masama. Totoo, alam ng Diyos ang mabuti at masama. Gayunman, hindi niya napunta sa kalamangian sa pagitan ng pagawa ng kasamaan. So si Adan, dapat tinanggihan niya, no? Pangatlo, alam naman ni Adan kung ano ang magiging kalalabasan ay siya pa rin ginawa. Sinabi sa kanya ng Diyos kung ano ang magiging kahihinatnan, no? Ano nga po magiging kahihinatnan? Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Amen? Sinabi niya, kabilin-bilin na, huwag mo kainin itong apple na ito, mamamatay ka. So ano pong nangyari? Nahulog sila sa tukso ni Satanas. No? Una-una, ano po ang particular na nangyari? Nagkaroon po ng pagdududa sa salita ng Diyos. Kasi kung susuruhin mo, kapatid, sa simpleng kasalanan na yan, namana natin. Amen? Una-una kasi ayaw ng Diyos yung hindi ka magtitiwala. No? Nagdududa ka sa kanyang salita. Pinakaayaw ng Diyos. No? Yung malaking issue po yun sa kanya. Pangalawa, tinanggihan mo ang salita ng Diyos. Delikado po yun na tinatanggihan mo ang salita ng Diyos. Tinatanggihan mo umatay ng gawain, delikado po yun. Amen? Sabi po, di ba, sabi ng ahas, hindi talaga kayong mamamatay. No? Pero kung nakalagay yan sa puso mo, yung kaya nga pinapamemorize tayo, kapatid. Kung nakalagay yan sa puso mo, hindi mo ipagpapalit sa salita ng kung sino. Amen? Amen. O Lord, sinabi ng girlfriend mo, pwede ko namang hindi matay, mag-chat na lang tayo. Amen? Pero sa totoo lang, mas masarap sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. So, pangatlo, pinagdudahan ang kabutihan ng Diyos. So, yun po ang ayaw na ayaw ng Diyos. Kaya po, mapagpahad daw po ba ang Diyos? Amen. So, ano po ang proseso ng tukso? Genesis 3:5, sinabi niya ng Diyos dahil alam niya, kapag kumain kayo ng buong ito, mabubuksan ang isip niyo. So, magiging pareho niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti sa masama. So, yung, kung susuringin natin yung nangyari kay Adan at Eva, na tinutukso po sila ng ahas, sabi niya, hindi naman talaga kayo mamamatay. No? Malalaman nyo lang yung mabuti sa masama at magiging mabubuksan ang isip nyo. Amen? Amen? So, anong time na yun? Nabuksan nga, no? Nung magpasara sila, nabuksan nga yung isip nila. Amen? Nabuksan nga. Ayun, hanggang sa sila po ay pinalayas, ang daming naging kaparusahan. So, ang kasalanan, kapatid, no? Hindi po yan nag-iisa. It's not a solo act. Hindi po yan, kunwari ang kasalanan, ikaw lang ang magbabayad. No? It's not a solo act. Nagkasala sila, pati yung mga anak-anak nila, yun na. May kasalanan na. Amen? Tapos pinalaya sila sa atin. No? Ilang taon pa si Adan kung siya namatay? Di po ba sinabi dito na mamamatay kayo? No? So, ano yung unang namatay? Inabot naman siya ng 900. Ano po yung namatay? Yung spirito. So, sabi po, ang tao po, man is a spirit. So, kaya ang Diyos, nagsinungaling po ba siya, mamamatay kayo? Namatay nga sila. Ang namatay po sila, una sa spirito. Pinahirapan sila, 900 years po. Ang buhay ni Adan. 900 plus. Amen? So, ano ang kasalanan? Sabihin nga natin, ano daw po ang kasalanan? Ano po ang kasalanan? Kasalanan pagtataas ng iyong sarili. Yung gusto mo, pagkukwento ng sarili mo. Yung gusto mo, yun ang maganap, yun po ay kasalanan. Amen? Pagiging nag-declare ka ng independent ka sa Diyos, ay yung pong ginawa nila Adan at Eva, naging independent na po sila. Tumayo na sila mag-isa, ayaw na nilang maging dependent sa Panginoon. Amen? Amen. So, ang Diyos po ba ay nagpapalaganap ng kasalanan? No. 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 Ang Diyos po ba ang
Ang Diyos po ba ang nagpinagmula ng kasalanan? No. Nagbibigay po ba ng permiso ang Diyos? Yes. Yes, very good. Pinapahintulutan po ba ng Diyos ang kasalanan? Yes. Yes, amen. Ganun nga po nangyari kay Joseph, di ba? At makapagbibigay po ba ng mas mainam na kabutihan ang kasalanan? Yes. Yes. Amen. So alam niyo na ngayon, yan po ang doktrina ng kasalanan. Alam na natin. Okay? So, ang sin does not mean you're a bad person. It just means you're off the mark. No? So, yan po. So, dito po, ang ibang, ibig sabihin po ng sin, pag binasa mo sa Biblia, is missing the mark. Na-miss mo yung target mo, no? Nagpana ka, no? Na-miss mo yung target mo. Ang target po, meron pong ginawang standard ang ating Panginoon. Amen? So, pag tinanong kayo, ano ang ibig sabihin, ano ang kahulugan ng kasalanan? Missing? Mark. Missing the? Mark. Tandaan nyo, oh. Sin is missing the blank. Missing the mark. So, kagaya po nito ang kapatid, oh. Ang Panginoon gumawa siya ng standard of perfection. Gumawa siya ng tatargetin mo. So, whenever daw ka, nag-target ka na hindi po yung target ang perfection ang na pana mo o natamaan mo, ang natatamaan mo ay iba. Ano po yung natatamaan mo? Sin. Sin, ayan o, oh, kasalanan. Sin. Pag lumalagpas ka dito sa gusto ng Panginoon, nandito ka. Nakakatama ka ng kahit ano. Amen? So, naanuhan niyo po ba? Ano ang kahulugan ng kasalanan? Amen. Ano po ang kasalanan? Sin. Missing the mark. Very good. Sin. So, pagka hindi ka nakatama dun sa gusto ng Panginoon, ano yun? Sin. So, anong gusto ng Panginoon? Huwag mong gawin ito. Gawin mo yun. Amen? Magaya Adan at Eva, iba yung natamaan nila. So, nagkasala sila. Amen? So, ang dalawa po ang kasalanan, yung uri ng kasalanan, isang komisyon at omisyon na tinatawag. Yung komisyon, yung nagawa mong kasalanan, na-commit mong kasalanan. Nanguupit ka. Yung omisyon naman, hindi mo ipinagtapat. Hindi mo inamin sa nanay mo, Nay, kinuha ko yung 500. Basta kinuha mo lang. Kasalanan yun. Amen? Hindi ka nag-share ng Biblia. Anong tawag doon? Sino? Omisyon. Anong tawag doon sa pinatay mo, yung kapitbahay mo? Komisyon. Ulit. So, ano ang komisyon? Commit. Yung ginawa, yung pinumit mo na kasalanan. Ano yung omisyon? Yung hindi mo? Nagsasabi. Ginawa. Hindi mo ginawa. Amen? Naunungan nyo. Pag tayo mananalangin, dapat isasama natin lahat yan. O Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at ang mga hindi ko ginawa na dapat mong gawin. Naunungan nyo? Sin of commission and sin of omission. Okay. Kasama yan sa pananangin. Yan po ang uri ng kasalanan. So may iba pang uri ng kasalanan. May transgression. Transgression siya po yung sumisira sa kasunduan. Amen? Transgression o violation. Amen? Iniquity. Ano po yung iniquity? Nagawang? Masama. Amen? Unfaithfulness. Pagtataksil kay Yahweh. Amen. Nandiyan yung mga verses. No? Rebellion. Nag-iimagsik. So, ikaw pa nagre-rebellion ka, nagre-rebelde ka sa Panginoon, o nag-iimagsik ka, ito ay kasalanan. Di po ba, sa Biblia, no, sa gobyerno, pagka ang isang rebelde, anong ginagawa sa rebelde? Inuguli. Pinakatay. Binabarin. Pero sa Diyos, pag nagkasala ka, rebelde ka. Sabihin mo nga, pag nagkasala ka, rebelde ka. So ayon po dito sa Isaiah 1:2, Hear, O heavens, listen, O earth, for the Lord has spoken. I raised children and brought them up, but they have rebelled against me. Makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko, inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Nagrebelde sila laban sa akin. Amen?
So kasalanan yun. Amen? Injustice, di makatarungan. Ignorance, hindi nalalaman yun. Ignorance, kasalanan din po yan. Amen? Unrighteousness, o gawang di matupid. Lawlessness, pagsuway, hindi pagsunod, kasalanan din yan. Amen? Kalapas tanganan, kasalanan din yan. Kabuktutan, kasalanan din yan. Wrongdoing, paggawa ng kasamaan. No? Going astray. Ganun ang ibig sabihin, masasamang gawa. Amen? So, definition of sin. Ano po bang kahulugan ng kasalanan? Ano sinabi ko kanina? Missing. Ano daw po ang kasalanan? Missing the mark. Means you are missing the mark. Amen. Ano po ang ibig sabihin ng S-I-N? Ano ang I? I, sinataas ang sarili at independent. Amen? So ano po ang pinagulan ng kasalanan? Satan. Ano Satan at ang disobedience. Sa tao, yung pagsuway. Yung hindi pagsunod sa Diyos. Pangalawa, pinuproduce po ba o pinopromote po ba ang kasalanan ng Diyos? No. Permiso. Nagbibigay po ba ng permiso ang Diyos yes. ng kasalanan? Yes. Pinapahintulot din yes. po ang kasalanan? At yes. binibigyan po ba ng kabutihan na makinangyayari yes. kabutihan dahil sa kasalanan? Kaya ang kasalanan hindi talaga tinanggal ng Diyos sa mundo. Kasi una-una kapatid, pag tinanggal ng Diyos, marami pong mga mabubuti ang mabubunot. Kung baga parang sa pananim, di ba? Nagsabog ng paano, may mga damo at may ano. Kaya hindi po tatanggalin lahat yon. Kasi pag tinanggal yung damo, tanggal din ang mabuti. At hindi lang yon, no? Kung tatanggalin mo yung kasalanan, no? Paano mo makikilala yung kalaliman ng pagmamahal ng Diyos? Paano niya ipapadala si Jesus? Di ba? Wala naman kasalanan. Di mo lang ipapadala. Hindi niya maipapakita ang pinakamalalim ng pagmamahal sa atin. Ayon nga sa Romans 5:8, di ba? This is how God demonstrated His love. Paano niya dinemonstrate ang ganyan niya kamahal ang mundo? Di mo ba? Kaya may kasalanan, hinahayaan niya. Actually, si Satanas, nakasentensyado na siya. No? After ng ano na yan, siya yung mapupunta na talaga siya. Final na yung ano niya. Pero, hinahayaan niya na nandito pa siya. Parusahan tayo, bigyan tayo ng mga kung ano-ano. No? Dahil po, gusto ng Diyos, malaman natin yung kalaliman. Amen? Kalaliman ng kanyang pagmamahal. Amen? So kagaya kanina, yung turo kanina, ang ganda, di ba, yung limitless power ng Panginoon. Inayaan niyang tao na, sige, gawin yung gusto niyo. May free will, di ba? So ang tanong muna sa free will na yan. Sabi ko, di, ang Diyos ba, wala ba siyang magagawa sa free will ng tao? Di ba, kasi sabi, kaya nung nagkasala si Adan at Eva, inayaan siya lang ng Diyos kasi nga may free will. Merong malayang kaloba na kung anong gusto mo gawin mo, di ba? Well, ang Diyos bumara sa control dun sa free will na yon. Meron. Oo, galing niya ate. Very good. Kasi, bakit mo nasabi meron? Kasi ang Diyos siya ang pinakataas siya. Amen. No? So, ibig sabihin, kasi may nagsasabi po na ang Diyos daw po, wala siya magagawa sa free will. Eh, may free will ng Diyos eh. Kaya nga, may free will daw sa akin. Kaya wala magawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Kung hindi niya tayo pakikialaman sa bawat minuto ng buhay natin, nasaan tayo ngayon? Wala. Kinokontrol po tayo ng Diyos. May control siya. Pero meron din siyang free will na binigay sa atin. Pero may control siya. Amen? Amen. So sin is the... Ang kasalanan ay kakulangan ng pagsang-ayon na binahayag sa kalooban ng Diyos. Amen? So, tatlong classification po ng kasalanan ang aaralan natin ngayon. Original sin. Ano yung original sin? Yung nandun kanina? Yung inaral natin kanina, original sin kay Adan at Eva. Amen? So, ang tanong nga pala, ulitin ko, no? Paano nyo nalaman na si Satanas ay serpent sa Genesis? Dahil? Sa aklat? Revelation. Tatlong beses na binanggit doon. Amen? At sa 2 Corinthians 11:3 yata yun, no? I-check nyo na lang. Binanggit talaga. Amen? So, ano po ang pagkakaiba ng
original, imputed, at personal sin. Ito yan, amen? Yung personal sin, yung nagagawa mo. Maninigarilyo ka pa, nanunood ka pa, personal sin. Iba pa yung original na minana at yung imputed. Yung imputed, yung binlain na kasalanan sa atin. Yung ibig sabihin, sinisisi. Amen? So, dito po, no? Ito po, ang taang Kristiyano. Ganito po yan, no? Noong tayo po hindi pa Kristiyano, nakita niyo yung drawing, no? Sa drawing na to, ito. Ito po si Kristo, amen? Hindi pa tayo born again Christian yan. Ito po yung upuan ng buhay natin, yung trono. Nakita mo yung S? Nakita mo yung S? Ano po yung S? Self. Pag ang trono, ang sarili mo, ang naka siya yung tao dito, siya yung nasusunod sa sarili mo. Di ba? Eh gusto ng sarili ko, matulog na ako, ayaw mag-pray. Ganun. Pag sarili mo, sinusunod mo, sarili mo ang nasa trono, si Kristo ay nasa labas sa buhay mo, ang sarili ang nasa trono, no? Yan po ay hindi ka pa Kristiyano. Ang buhay mo ay pinag-aharian mo pa. Ang nag-aari sa iyo ay ang sarili mo. Amen? Na hindi maganda. Pero ang buhay na pinag-aharian ni Kristo ay ganito. Yung nakaupo sa trono ng puso mo ay sino? Christ. Si Kristo. Sarili ay wala na sa trono. Nasaan yung sarili? Nandun na. Amen? Anong sinabi ni Kristo? Mag-attend ka ng gawain. Huwag mong kaligtaan umattend ng gawain. Uma-attend ka. Amen? Bumagyo, umaraw. Walang pamasahe, no? Walang pagkain, walang damit, no? Walang isuot, walang uniform, no? Attend ka pa rin. Amen? Dahil ang unang nag-utos, sino pong unang nag-utos? Ang unang nag-utos sa iyo ay ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag mo kaligtaan umattend, pero ikaw naman, ay nautusan ako ng aking amo. Inutusan ka ng amo mo ngayon na umattend ng Friday. Amen. Na mag-overtime. Ano sasagutin mo? Na unang nag-utos ang Diyos. Amen? Sino po ba ang unang karelasyon mo? Ang Diyos. Ang Diyos. Hindi yung asawa mo, hindi yung ka-chatmate mo. No? Ang unang karelasyon natin ay ang Diyos. Mapapatunayan mo kung nag-ahari si Kristo sa'yo pag inuuna mo siya. Amen? So, tatlo po tayo. Amen? Human beings have three parts. Spirit, soul, and body. Nag-aralan na natin yan. Amen? So, yung body, no? Ito yun, body. Yun yung bahay, o yung damit. Amen? Yung soul, yun yung mind, will, at emotion. Amen? At yung spirit, yun yung sa Panginoon, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen? So, sabi nga, you live in a body. So, yung body mo, yan ay yung bahay. You are a spirit. Ikaw ay espiritu. You have a soul. Meron kang soul. Meron kang utak, meron kang mind, may feelings ka. So, sino po ang masusunod sa tatlo na yan? Sino mauuna? So, nandito po sa drawing. Amen? Ang masusunod po, no? Yan. Ang masusunod dapat una ay ang Diyos. Bago yung feelings mo. Kunwari, pipili ka ng mga pangasawa mo. Di ba? Sabi ng Biblia, huwag kang hahanap ng hindi mo kapananampalataya. Eh, nakita mo naman yung love at first sight mo na narandaman mo sa feelings mo na siya na yun. Nauna yung feelings mo. Yung po ba'y tama? Hindi. Dapat yung mauuna yung sinabi ng Diyos. Amen? Di ba ba? Amen. Amen. So, man is a body, soul, yung, ano nga po yung soul? Will, mind, kalooban mo, yung kaisipan mo, at yung feelings, yun po ang soul. At yung spirit naman, yun yung spirit na nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Amen? So, ang body, yan ang karamihan pinapaliguan, pinapake-up, minimake-upan natin, binibina natin ang signature. Amen? Binibina ng maraming bag. Pero yung soul, araw-araw, pinapaliguan mo ba? Pinapakain mo ba? Baka malnourish na yung soul natin at spirit.
So paano natin malalaman kung nagbabasa po ba ang solang pagkain ng soul, yung mind, pagbabasa ng Biblia? Amen. Yung spirit, yun yun. Pag-ipag-usap sa spirito, sa Diyos natin. Amen? So huwag tayong ang concentration natin ay body. No? Huwag tayong concentration ay body. Kasi po merong kwento, no, may isang lalaki nag-asawa ng tatlong babae. No? Sabi nung isa, yung una, nag-asawa ng tatlong babae, nung mamamatay na siya, yung unang asawa niya, sabi nung yung unang asawa niya, pinaliguan niya, binigyan niya ng, yung mahirap lang yun, binigyan niya ng maraming alahas. Nung mamamatay na siya, sabi sa kanya nung unang babae, hindi na kita masasamahan, ikaw na lang mamatay sa sarili mo. Iniwan siya, nung unang babae. Pangalawang babae, sabi niya, hindi na rin kita masasamahan. Pangatlo, sige, yun talaga yung pinakaayaw niya sa babae na yun, pero yun pala kasama niya mamamatay. Sasama ako sa iyo. Di ba? Sa tatlong napangasawa niya. Ganun yun kapatid. Tayo ay parang tatlo ang napangasawa natin. Body, soul, and spirit. Yung body, pag namatay, iiwanan. Di ba? Eh, pinapaliguan mo, pinapaganda mo, talaga naman ang shampoo, grabe, di ba? Ang damit, ang sapatos, sobrang ganda, amen? Ganda ng damit. Dapat yung soul at spirit din, pagpagandahin din natin, amen? Sabi mo dito, kanina inaral natin yung Ark of the Covenant sa tinuturo ni Kuya Yulid, ha? Yung para matouch mo yung presensya ng Panginoon, nung unang panahon yung Ark of the Covenant, kailangan nasa iyo. Amen? So dito po, sa Kristiyano, hindi na natin kailangan ng Ark of the Covenant. Ano po kailangan natin? Sabi po sa anong versikulo yan, Kuya? Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? Ano pong verses yan? 16:9. Something around, amen? So kapatid, bago ka na born again, ang body natin, ang spirit natin, ganyan kapangyarihan, amen? Body sa Holy Spirit. Yung spirit and mind, my thing. Nung na-born again na tayo, yan na. Ayos na. Nung naging spiritually maturing na, di ba, maganda na, amen? So, ngayon, bilang Kristiyano na, dalawa po ang nag-aaway sa akin. Yung spirit at yung flesh. Sino daw po ang masusunod? No? Di ba kasi minsan, gusto kong gawin, pero di ko magawa. Di ba, sabi ng kanta. Gusto kong manalangin lagi sa gabi, pagod na ako. Sinong nasusunod ang? Body. Flesh. Ang sarap ng pagkain. Gusto ko pang kumain. Ayaw na lang tiyan mo, pero di na nadadigest. Kain ka pa rin ang kain. Di ba, ako, nung linggo na yan, talagang hindi, lagi masakit ang tiyan ko, ewan ko, lagi siyang masakit. No? Inabot ko isang linggo. Yung pala, yung, di ba may sinalihan akong prayer partner group, hindi ko na siya nabuksan. Nasa ano pala kami, nasa fasting pala kami ngayon. At ang fasting namin ay fruit fasting. Kaya pala, tuwing kakain ako, hindi ko makain. Sabi ko yung kain ko ganyan, ha? Konti pala yung kanin, ayaw ko nang kainin. Tapos mamaya, anak ako ng prutas, yun ang kinakain ko. Tapos magjujuti na ako. Nabasa ko, ito pala, pinapapasting na pala kami ng fruit fasting, ay kumakain-kain pa ako. Kaya sabi ko, si Lord talaga, meron siyang, may battle talaga. Amen? Minsan, kinakausap ka na ng Holy Spirit sa pamagitan ng nangyayari sa buhay mo, hindi ka pa nakikinig. Minsan, ginagamit sa katawan mo. Amen? So ito po ang body. Ang body po yung five senses, yung taste, touch, sight, smell, at hearing. Kung ano yung nakikita mo, no? Natatouch mo, naaamoy mo, at naririnig mo. Yan, yung five senses. Yung soul, ano po yung soul? Mind, will, and emotion. Ang espiritu mo, communicator with God. Yung espiritu ang nakikipag-communicate sa Diyos. Naunawa po natin. So, pag po tayo naging karnal na Kristiyano, yung body natin mamamatay. Amen? Nasa subject sa sakit, sa kamatayan.
Ang soul naman, no? Pagka ikay naging makasalanan, nagiging slave ka o naging alipin ka ng kasalanan, ng kalikasan ng kasalanan. At ang spirit mo wala, patay. Amen? Pero kung ikaw ay born again ka, no, yung body mo, no, incapable of death. Hindi, kasi, di ba, ang body natin, ang body natin, no, pag tayo namatay, saan dadali ng ang katawan natin? Sa lupa. Pagkaya po ni Lazaro, no, nung siya'y namatay, saan siya? Iniwan lang yung kanyang body. Tapos yung mayaman, no, ang haba ng pila ng mga na grande, yung granding umano, pinagandahan yung kanyang katawan, eh, tinapon lang naman. No? Pero si Lazaro, ang anghel, ang nagbitbit sa kanya. Amen? Ang soul po, wala nang kasalanan, and human spirit made alive and indwelling on spirit. Amen. So, ano po yung tumutukoy sa kalikasan ng kasalanan na namamana kay Adan? Ano tawag doon? Original sin. Very good. Original sin. Kasalanan na namana kay Adan, ang tawag ay? Original sin. Sabi po dito sa Romans 5:12, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao, sino po yung tao niyan? Si Adan. Si Adan po, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Ulit. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. Sino po yun? Adan. Si Adan. So sa pamagitan daw po ng isang tao, sino yung tao na yan? Si Adan. Sa pamagitan ng isang tao, sino yung pinapasok niya? Kasalanan. Nung nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng? Kamatayan. Una, physical death, tapos spiritual death. At ang kamatayan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Lahat tayo, ang kamatayan, naranasan natin. At lahat nagkasala. Ang tawag doon ay original sin. Araw-araw na pagsuway. Anong tawag doon? Personal na kasalanan. So ito po yan, original sin at yung imputed sin, dalawa yun, no? Original sin, yun yung root, yung ugat. Yun yung Adan at Eva. Yung personal sin, yun yung bunga. Amen? So yung dalawa po, ang inherited sin at imputed sin. Yung imputed sin, yun yung ibinlay. Amen? Our sin nature is transmitted from our parents. For example, inherited sin, magmula kay Adan, kay Seth, kay Enos, no, na, magmula kay Enos, hanggang dun sa daddy mo, hanggang sa'yo. Amen? Napasa. Napasa na kasalanan. Ito naman pong imputed sin, iba pa yun. Si Adan, no? Kunwari, si Adan, meron siyang tinransfer na kasalanan sa'yo. Lahat. Yan ang imputed sin. Amen? From Adam to each person, sa bawat tao. Dito po, hindi. Nag-generation, nag-ano-ano siya. Amen? Naunawa po ba natin ang pagkakaiba? Inherited sin na transmit sa ating mga parents. Ulitin natin. Ano po yung naman ng kasalanan? Galing sa ating magulang. Amen? Yung imputed sin o yung kasalanan na sinisisi sa atin, ito ay galing kay Adan. Amen? Naunawa na po? Amen! Ano pong pagkakaiba? Ate, ano? Hindi ko na. Ano pong pagkakaiba? Inherited sin. Ano pagkakaiba ng dalawa? Pareha silang original na sin, pero ito galing siya sa parents. Yung inherited sin. Sa parents. Ito naman galing sa? Kay Adan. Ito kay Adan. Inherited sin. So, ang imputed sin, direct from Adam. Imputed sin. Ang resulta nito, ang nangyayari, kinakalabasan nito ay physical death. At ang remedy, imputed righteousness. Kailangan righteousness mo tayo. Amen? At yung kasalanan na namana from generation to generation naman. Inherited namana from generation. Tatay. Amen? So, ang resulta po ng inherited sin ay spiritual death.
Amen. Amen. Gift of the Holy Spirit, redemption and gift of the Holy Spirit. Personal sins, napapasa mo ba ang personal sins? Hindi. No? Ano ang resulta? Siyempre, pag ikay nagkasala, nahihiya kang makipag-fellowship sa Diyos. Amen? Ang remedyo, humingi ka ng kapatawaran. Amen? So, naano-ano po ba natin ang pagkakaiba? Ano po ang tawag sa sariling kasalanan? Personal. Personal. Personal na ginawa mo. Nanigarin nyo ka ngayon, personal yon. Amen? Anong tawag dun sa kasalanan na galing pa sa iyong mga ninuno from generation to generation? Inherited o naman ang kasalanan. Amen? Anong tawag dun sa kasalanan na galing mismo kay Adan? Imputed sin. Imputed sin o yung kasalanan na isinisingin sa katawan. Ang imputed sin, ang lahat ng tao ay makasalanan dahil sila ay kay Adan. Ay dahil, magmana ng kasalanan. Amen? Kung lahat na tayo nagkasala. Amen? So, yun po ang imputed sin. So, aralin natin ngayon ang pinaka-isang sa importante yung epekto ng kasalanan. May epekto po bang kasalanan? Lahat ng kasalanan, may consequences, no? Lahat ng kasalanan. Si David, no? Siya po'y tinawag na forever victorious kasi yung kanyang lahi hanggang ngayon, hari pa din. Amen? So, sino po ang hari sa Israel ngayon? Si Jesus. And forever, ba? Lahi ni David, si Jesus. Di po ba? So, ngayon, di po ba si David, bagamat forever siya na victorious, pero meron siyang namanang kasalanan, may epekto po, may nangyaring masama pa rin sa kanya. Namana pa rin niya na yung consequences hindi po yan naaalis. Amen? Kunwari, naniganin nyo ka. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Pinatawad ka ng Diyos ngayon. Pero may babayaran ka pa rin. Amen? O kunwari, nangutang ka. Hindi ka nakabayad ng on time. O, sabi mo, magbabayad ka bukas, hindi ka nakabayad, dapat ka ng tatlong buwan. After, hingi ka ng kapatawaran, patawarin mo ako, I am sorry na hindi ako nakakabayad ng utang. Ibig sabihin na nag-sorry ka, hindi ka na magbabayad ng utang? Ganun ba? So, ganun din sa kasalanan. No? Magkakasala ka, magbabayad ka pa rin. Amen? May kabayaran. No? Lahat ng kasalanan may kabayaran. Kasi ang Panginoon allergic siya sa kasalanan. Hindi pwedeng mabuhay sa kalangitan. Gusto mo mabuhay sa kalangitan, huwag kang mamuhay sa kasalanan. Amen? Amen. So, epekto ng kasalanan. Nawala yung number one. Epekto ng kasalanan, unang-una yung kamatayan niya. Hindi ka nagkaroon ng kamatayan. Pangalawa, nasasakupan ng sumpa. Nagkakaroon ng sumpa. Pangatlo, nagiging makasalanan ka. Nakamana ka ng kasalanan, yung bigas na katangian ng kasalanan. Nasentensyan tayo, nasentensyan tayo ng kamatayan. Amen? So, ganito po, pag meron po tayong kasalanan, nakakaroon ng separasyon. Dati, nag-uusap lang si Adan at Eva at ang Diyos. Nag-uusap, parang tao lang mag-uusap. Nung nagkaroon ng kasalanan, wala na, meron ng hiwalay. May gulp na, meron ng gap na, hindi na pwede mag-usap ng di ba? So sabi niya, why carry your sins when God wants to take them away? Bakit na mo gustong bitbitin ang iyong kasalanan? Di ba? Sabi niya, diba, nag-enjoy ako sa kasalanan ko. No, kasi nawawalan ko, nanonood ko ng di ba? Sabi niya, Panginoon, ayaw niya po ng ganyan. Ayaw niya ng kasalanan. Amen? So may naunawaan po ba tayo sa kasalanan? Amen. So, ano po naging resulta ng kasalanan sa kay Satanas? Yung snake naging naglakad siya ng pagapang. Hindi lang yun, siya'y maghihirap. Siya pinakapangit sa bumi. Ano na mga animals. Amen? At siya, ang sentence niya, forever na. Amen? Yung forever na siya na hindi makakasama sa langit. Nasa impyerno na siya, nakasentence siya, doon siya. At hindi lang yon. Ano po yung kauna-unahang good news sa Biblia? John 3.15. Huh? Oh, Genesis 3.15. Amen. Ano yun? Sabi ko ako. At papagalitin ko ikaw. Amen. at ang babae, at ang inyong binhi, at ang kanyang binhi, at ito'y dudurog sa iyong ulo, amen, at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. Amen. So dito po sa Genesis 3.15, ang pinakaunang good news
sa Biblia. Sa English po, sa ibang salita, proto-evangelium. Ito po ang kauna-unahang magandang balita sa Biblia. Ito ang kauna-unahang pagbibigay ng Panginoon ng pangako sa atin. Amen? Yun po, ipinangako niya na si Satanas nga, yung anak ng babae, na anak ni Mary nga po, si Jesus. Siya ang duduro kay Jesus. Yan po dito sa pangako niya. Amen? So, tandaan niyo po yan, the first good news. Ano po yung apat na good news sa Biblia? Four gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. So, dito sa Old Testament, binanggit ang bad news. Amen? Yung bad news, yun nga po, nagkasala ang tao, di ba? Pero dito sa New Testament, merong apat na good news. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Amen? So, naunawaan niyo po ba ang kasalanan? Amen. Unang-una, magre-review tayo. Ano po ang doktrina ng paterology? Pag-aaral sa... Ano ang paterology? Pag-aaral ng... Ama. Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos Ama. Ano ang meron sa Diyos Ama? Yung kanyang pangalan, yung kanyang katangian, ang Diyos daw po ay omniscient. Amen. Ano ang omniscient? Omniscient lahat, alam. Amen. Omnipotent? Walang hanggang kapangyarihan. Amen. Omni? Omnipresent. Nasa lahat ng kalaman. Dako. Nasa lahat ng dako. So, ang Diyos daw po ay pangalan ng Diyos. Ano yung mga pangalan ng Diyos? Ano ang Diyos ng maraming bato? Churi. Ano ang Diyos ng katagumpayan? Wagayway, ang matawag. Nisi. Diyos na laging nandyan. Shama. Kapayapaan. Shalom. Nagpapalinis. Mekades. Diyos na nagbibigay ng Jehovah Shit Keno. Ano yun? Nagbibigay katuwiran. Katuwiran. Amen. Diyos na nagbibigay ng walang hanggang Diyos. Ay olam. Amen. So alam niyo na lahat. So ano naman po ang Trinidad ng Diyos? Ang pundasyon ng Trinidad ng Diyos. May isang Diyos. May isang Diyos. May isang banal na persona. May pantay at kuwa-kuwa. Kawalang hanggan. Amen. So ano po ang nature, kalikasan ng Diyos Ama? Nature. No, ba yung tunay na tao at saka tunay na Diyos? Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos Ama. Spirit. Yes? So, ano po ang... So, okay. Huwag niyong kakalimutan, amen? So, ano po tawag sa pag-aaral ng Diyos Anak? Christology. So, ano po ang foundation ng Christology? Holy God, holy human, and one person forever. Amen. So, ang Diyos Ama, ano po ang kalikasan ng Diyos Ama? Ay, Diyos Anak? Holy man, holy God. Holy man, holy God. Amen. So, ano naman po ang Diyos, si Kristo, siya po ba ay Diyos? Jesus Kristo, siya po ba ay Diyos? Amen. Sagot ka agad. Yes! Yes. Amen. Bakit kayo nag-aalilangan? Yes, amen. Si Kristo po ba, nung siya ay umakyat sa langit, ay Espiritu? Yes, amen. Physical Espiritu. Si Kristo po ba, nung umakyat sa langit, ay Espiritu? Yes, amen. Hindi, ang dalawa yun. Physical Espiritu. Physical Espiritu. Holy God. And? Holy God. And fully man. So, ibig sabihin, body and spirit. Glorified body and spirit yung umakyat sa langit. Hindi isang body lang. Hindi spirit lang. Amen? Kasi po, pag sinabing spirit lang umakyat sa langit, yun po ay kulto. Amen? So, ano ang tawag sa relihiyon na hindi kumikilala kay Jesus bilang Diyos? Split-level Christianity. Amen. Split-level Christianity. Amen? Ibig sabihin, tinatawag din ang Kristiyano sila, pero hindi naman nilimala kay Kristo. Amen?
So ano pa ang pneumatology? Pag-aaral ng Holy Spirit. So ano po ang pundasyon ng Holy Spirit? Holy Spirit is a cola. Ang Holy Spirit po ay Diyos. Amen. Amen. Yes, Holy Spirit. So, Bibliology. Ano naman ang halos alam niyo na lahat, ano? Doktrina na kung saan ang may standard, may rules. Ibig sabihin, ang doktrina na to nagsasabi ng tamang yun lang ang numbers ng mga tamang Biblia. Tamang authors o tamang books ng Biblia kasama sa book na yun. Doctrine of canonis, Bible canon. Yung canon, yun yung Biblia na nakasama dyan, yung may otoridad na nakasama dyan. Siyempre, may otoridad, may authenticity po ba yung Biblia? Sabi natin ha? Yes. Okay. Nauna-una po ba natin? So, ano po ang doktrina ng tao? Nilikha ng Diyos? Nilikha sa imahe ng Diyos. Amen? Ano po ang doktrina ng angels? Ang doktrina po ng angels, pwede natin sila? Utusan. Inuutusan po ba natin? Amen. Amen. So, sino po mas mataas na ranggo? Ang tao o ang... Tao. So, at ang last ay ang... ito nga. So, sino po makakapagsabi ng summary ng ating pinag-aralan ngayon? Ano po ang doktrina ng... kasalanan? Doktrina ng kasalanan. Mabilis! Ano bang dapat ginagawa sa kasalanan? Matigay. Huwag kalimutan. Ano ang tawag sa doktrina ng pagligtas, kaligtasan? Soteriology. Huwag kang soter. Soter. Yung soter po yung sabihin sa nation. Aaralin natin yan next week. Susunod na pag-aaral natin yung Church Exclusiology. Pagkatapos si Kuya Rolo po, magtuturo po siya ng homiletics. Amen. Next week, sa isang week, homiletics na. Yung pagtuturo po paano mag-preaching. Yes! Amen! Maghanda na po. Yung ginawa ni Kuya Yuli at Kuya Joma, Pastor Joma, Kuya, gagawin nyo rin po yun. Amen? Yes, amen. Na-encourage po kayo. Yes, amen. Hindi pala mag-isip na kayo ng ano ba yung nagustuhan yung topic, yung nakakats sa puso nyo na nagustuhan nyo. Amen. Sa theology. For example, yung topic ng salvation o topic ng inaaral natin yun, gusto ko yan yung pag-aaral ng kasalanan. O kaya gusto ko yung anghel, mga anghel, o magtuturo po kayo. Amen? Yes, so, amen. Ba? So ngayon, natapos na natin yung 66 books. May oras pa tayo. Pwede ba tayo mag-exam 5 minutes lang? Amen. So, yay! Ano, 66 books? Kuya Pri? Ano po yung isang yung pangapat na isa kaya nga pahinturutan. Di ba yung mayroon pinagmulan? Pinagmulan. Yung pinahinturutan? Pinagmulan. Pinroduce. Una, pinagmulan. Produce. Yes. Pangalawa, promotion. Hindi niya nagpo-promote ang Diyos. Hindi siya nagpo-promote. Pangatlo, permiso. Pang-apat. Permiso. Pinag-inurutan. Pangapat po yung permit. Pangapat, may maibibigay ang nakabutihan ng kasalanan. So, di ba, lahat po ng kolehiyo, bago kayo mag-graduate, may thesis kayo. So, yung thesis nyo, yung ituturo po ni Kuya Roland kung paano kuha ng mensahe, yun ang gagawin nyo. Ngayon pa lang, mag-isip na po kayo ng inyong paboritong topic. Yun ang medyo aaral-aralin nyo na. Tapos, dapatin po kayo dito, magayahin nyo, no? Para si Kuya Yuli. Pero hindi naman kayo isang oras, no, Kuya Pino? Tag ilang oras na? Tag 10 minutes? Ha? Tag 10 minutes. 10. Kahit magkwento lang kayo, o ano na, di ba? Testimony. Okay, so mag-exam na po tayo, 66 books. O orasan po natin siya ng 5 minutes. Yes.
66 books man kay dili na na. Ah, gusto niyo ba yung hindi? No. Okay, six books do. So kasi marami na tayo, marami buksak eh. Yes. Kasi maraming buksak. Kasi wrong spelling is wrong. 67 books, 6 points. 67 books si Boy Alexis. May ano siya, first, second, third, fourth. Si Boy Alexis na nakatingin sa kamay. Hindi niyo ba tinignan yung kamay niya? Bakit nakatingin sa kamay? Hindi tayo, hindi ko yung pa niya, mga 5 blows. Ang galing nga, no? Bulagtag ko na si Ate MJ sa inyo, ha? Sana majority si Kuya Erwin na lang hindi nakapagsalita. 5 minutes. Sige.